Kung ang pagbabasehan lang mga naibalita tungkol sa probinsyang ito, marahil isa ito sa mga maituturing na pinakamisteryoso. Ito ang probinsyang unang nakilala bilang Marble Capital ng Pilipinas, ang Romblon. Sa mga nakalipas na taon, unti-unti nang nabubunyag ang tunay na lihim ng probinsyang ito, ang itinatago nitong ganda. Ang Romblon, binubuo ng tatlong pangunahing mga isla o pulo, Romblon, Tablas, at Sibuyan. 5 kilometro mula sa bayan ng Romblon, matatagpuan sa Barangay Lonos ang beach na pwedeng-pwede mong masolo. Putim-puti at malapulbos ang buhangin. Asul na asul ang karagatan. Ito ang Bonbon Beach. Napakatahimik ng Bonbon Beach. Perfect sa mga gustong mag-relax. Wala ritong kahit na anong resort o establisimiento. Dito, kaisa mo ang kalikasan habang tinatanaw ang perfect sunset ng Tablas Island. Malapit sa Bonbon Beach, matatagpuan ang isa pang Virgin Island, ang Cobrador Island. 1,000 lang ang populasyon dito, kaya napakatahimik. Naguso ang dating pangalan ng isla, na ang ibig sabihin, Coral Reef. Pero kalaunan, pinalitan nila ito ng Cobrador dahil ang mga madalas daw na bumisita sa isla, mga naniningil ng buwis o yung mga Cobrador. Bukas ang bahay ng ilang mga residente rito para sa mga turistang nais mag-overnight. Kagaya na lang ni Mang Hipolito, dahil silang mag-asawa na lang ang nakatira sa kanilang bahay, naisipan nilang tumanggap na rin ang mga bisita. Dagdag kita pa. Wala pa ako yun dito para sa mga turista na gustong mag-overnight o kaya gustong babakasyon. Gawa sa kawayan ng bahay, overlooking sa dagat ang bintana. 150 pesos lang ang bayad kada tao. Kung gusto mo naman ng historical tour, dito pa rin sa Romblon, Romblon, matatagpuan ang Fuerza San Andres o Fort San Andres. Dahil nakatayo ito sa Burol, kinakailangang akyatin ang mahigit 100 baitang ng hagdan. Si Mang Elan ang tagapangalaga rito. Kahit may edad na siya, halos araw-araw pa rin daw niyang inaakyat ang San Andres. Dito raw kasi madalas maglaro noon si Mang Elan. Kaya naman tuwing pumupunta siya rito, para raw siyang bumabalik sa kanyang pagkabata. Napakaganda, pupunta ka doon. Ako si Bonifacio, si Taas. Sisigaw-sigaw ka dyan si Taas noon. Pero dandahan na bako mabagsak ka. Gawa sa coral bricks ang Fort San Andres. Ipinatayo ng mga Espanyol para maging proteksyon laban sa mga Moro at sa mga pirata na nais daw dating sakupin ang lugar na ito. Ang view sa labas ng Fort San Andres, makapigil hininga. Isa't kalahating oras naman na pamamangka mula sa Romblon, Romblon, matatagpuan ang Tablas Island, ang pinakamalaking isla sa probinsya ng Romblon. Ilan pa lang ang mga hotel dito. Isa na rito ang Cummings Highland, isang bed and breakfast accommodation na pagmamay-ari ng pamilya ni Star, isang Canadian national. So we decided to come here as a family, no intention of moving here, just on vacation, but we absolutely fell in love with it the minute we got onto the boat. He just loved it here, so we packed up everything and we sold everything we own in Canada and we started over in the Philippines, so now this is our home. Ang kanilang veranda, 360 degrees! Saan mo man gustong tumingin, pwede. Ang mga kwarto naman, kubo style. Conceptually, it's all my mom's idea. She's the architect behind the design. We wanted something kind of get back to nature, back to the earth. Meron ding freshwater swimming pool na meron pang outdoor theater. Humigit kumulang 100 iba't ibang mga isda naman ang makikita sa Look Bay Marine Refuge and Sanctuary.
ang dayuhang diver na si John. Bagamat ilang beses na raw nagpabalik-balik sa Romblon, first time daw niyang mapuntahan ang fish sanctuary na ito. Love it here. I can get away, I can relax. It's very homey and nice. Very welcoming. Para naman sa mga mahihilig sa matamis, dito sa San Agustin, Romblon, matitikman ang pinakamasarap na bukayo. Si Aling Rodora, ang isa sa mga kilalang nagluluto nito para masigurong malambot ang kanilang bukayo. Murang nyog ang gamit. Pagkakuha sa puno, binalatan, nilinis, ginadgad ng dahan-dahan. Nag-caramelized ng asukal. At saka nilagyan ng tubig hanggang ito'y nalusaw. Sunod na inilagay ang nyog at vanilla. Sobrang lambot niya. Yung tamis, tama lang. Si Mang Rafael naman, specialty ang paggawa ng utan na langka. Isa sa mga paboritong ulam dito. Tinadtad muna ang langka. Mas madali raw kasi itong lutuin kapag maliliit ang hiwa. Sunod na nagpakulo ng gata na may bawang at sibuyas, isinunod ang langka, asin, dried hipon, at dahon ng malunggay. Masarap siya. Tama-tama lang siya sa gata. Isang oras na pamamangka mula sa Santa Fe. Matatagpuan ang tourist spot na pinakapambato ngayon ng Romblon sa pinakatimog nitong isla sa bayan ng San Jose, ang Carabao Island. Kilala rin ang isla sa tawag na Hambil. Pwede ritong mag-cliff diving. Pwede ritong mag-caving. Mga panikin na maliliit yan po sa loob. Aba, meron na rin ditong island nightlife. Hindi mahirap makita kung bakit nagsisimula ng mag-boom ang turismo sa Romblon. Sana nga lang mapangalagaan ang kalikasan kahit dagsain ito ng mga turista para mapanatili nito ang pagiging isang paraiso.